Hello everyone! We're back again with another video. As you can see from the title, ituturo ko sa inyo kung paano magsisimula sa YouTube. Nakakatuwang hanggang ngayon ay maraming katulad mo na gustong magsimula sa kanilang YouTube channel. Kaya ginawa ko tong video na to para sa inyo. Bago ko simulan ay mag-like and subscribe muna kayo at i-share to sa mga friends nyo na gusto rin magsimula sa YouTube. So, going back. Tip number one, start now. Tatanungin kita, handa ka na ba? Handa ka na bang magsimula ng sarili mong YouTube channel? My advice to you is, ready or not, okay? Ready or not, start now. Kasi, every time na mag-hesitate kang mag-start, naku, maraming nagsisimula na ngayon na pwedeng makuha ang potential audience mo or viewers mo. So, kailan ka pa magsisimula kapag nakuha na ng ibang starter sa YouTube yung potential viewers mo? Gusto mo ba yon? For sure, hindi, diba? Tip number 2, plan your content. Siyempre, bago ka gumawa ng YouTube channel, you probably already decide on what kind of video content you want to show sa madla. Dapat interesting or unique yung content mo. The more na they can relate, the more napapanoorin nila yung videos mo. Isa pa, stick to your content. Example, kung travel or tutorial yung content mo, stick to it. But it's still your choice. Tip number 3. Look for inspiration. Sobrang challenging talaga mag-isip ng content. Yung fresh, tapos same vibe ng nauna mong video. Pero don't worry, kahit mga sikat na YouTuber or kahit yung mga matagal na sa YouTube industry, nararanasan din yan. Ang secret lang dyan is to look inspiration everywhere. Ilista mo yung mga naiisip mong ideas. Pwede rin namang check other videos ng ibang YouTuber, then build upon their ideas. Iwasan mong i-compare yung sarili mo sa iba. Basta mag-focus ka lang sa channel mo, as long as gusto mo at ine-enjoy mo yung mga ginagawa mo, your viewers will sense your sincerity and love sa bawat videos mo. Tip number 4, make every second count. Importanteng makaproduce ka ng magandang quality ng content. So, dapat, huwag mo na isama yung sa video yung mga sa tingin mo di nakakadagdag sa ginagawa mong content. Choose only your best shots. Huwag mo na isama yung mga dead air. To keep your viewers interested and engaged sa buong video mo. Tip number 5. Start with simple editing software. Hindi mo na kailangan ng mga advanced software para mag-edit ng content. Simpleng editor lang okay na. Kung bago ka pa lang sa pag-e-edit ng video, mas maganda kung simpleng program or software lang. For example, KineMaster or KineMaster. Ilalagay ko sa description box yung tutorial ko using KineMaster. Make sure to check it out. Tip number 6. Optimize your video. As soon as you upload your first video, isipan mo ito ng maganda at descriptive na title. Kumbaga yung searchable. Tawag ng mga millennial, searchable. Ilagay mo yung main keyword or key phrase mo. For example, yung title na how to get subscribers. Kumbaga, be specific. Lagyan mo rin ng magandang description. Tip number 7, ignore all the negative comments. Kahit gaano kalaki o kaliit ng channel mo, there will always be a negative comments. Kahit gaano pa kaganda ng content mo o kahit gaano pa pinaghirapan yung content mo, mayroon talagang mga tao na gagawa at gagawa ng hateful comments at idadown ka. Instead of letting them affect you, take this as a reminder na hindi mo mapiplease ang mga tao na panoorin ka. Huwag kalimutan kung sino yung na-appreciate sa'yo at sa mga ginagawa mo. Sa kanila ka kumuha ng strength sa mga taong to para lumipas agad yung negativity at ituloy mo yung content mo para sa kanila. Tip number 8, upload videos regularly. Isa rin sa mga importante ito, importante ang consistency of your uploads. Kahit gaano ka imperfect ng mga videos mo, it's important that you keep your videos out there, load lang ng upload. Yung iba kasing YouTube channel, once or twice a week lang sila nag-upload. Yung iba nga, daily eh. Ang point ko lang is if your viewers know about your schedule, there is a chance na alam nila kung kailan babalik para i-check ulit yung channel mo. Tip number 9, love what you're doing. Huwag mong gamiting dahilan ng pera para magsimula. Dapat,
simulan mo ito dahil gusto mo at ine-enjoy mo. Isipin mong hindi lang ikaw ang magbe-benefit o makikinabang sa ginagawa mo. Dapat pati viewers mo nakikinabang din. So, ano pang hinihintay mo? Magsimula ka na. Comment ka sa baba na yes, I will. That's all for today. I hope this video encouraged you to start now. Thanks for watching. See you to the next video. Bye!